Hello everyone, this is MJ of W Vlogger here in Hong Kong. Mga kabayan, welcome back to my channel. Gusto ko lang po sana na mag-update sa inyo. So today nga po pala ang last day ng Chinese New Year. So nasabi ko nga sa inyo na sobrang naging busy po this week kasi dahil sa paghahanda ng Chinese New Year. Kaya nasabi ko sa inyo, lalo-lalo na sa ating mga veterans na ng mga ka-OFW dito. For sure, nakaka-experience kayo nito, nakaka-relate kayo. So kung sobrang nakapagod sa paghahanda ng Chinese New Year. Siyempre, sinabi ko rin dun sa inyo na sa ating mga kababayan na gusto magpunta dito sa Hong Kong, makakatulong ito information na to kasi, di ba, hindi ko lang alam kung may mga na-deploy ba na taon ng February or January, parang ganyan. Siguro, merong ganun. Bukod sa napakalamig ng time na yan, kasi nga winter, sa mga kababayan natin na hindi sanay sa sobrang lamig, yun, paghandaan nyo yun. At syempre, yun nga, kapag ganitong talagang araw is Chinese New Year, so sobrang busy. Kapag bago ka pa lang dito, parang mahirapan ka pa sa pag-adjust, pero masasanay ka rin. Yung lycee ko naman po, mga kabayan, kasi isa ito sa pinaka-inaabangan natin, yung lycee, yung red packet, yung tinatawag dito red packet. Kasi nakakatanggap talaga kami dito. Nakakatanggap ako from my employers and of course galing sa family ng employer ko na lalaki. Sa family naman ng employer ko na babae, hindi sila nagpupunta dito sa bahay kasi yung mga amo ko ang nagpupunta sa bahay ng yung amo kong babae nagpupunta sa bahay ng mama niya at most of the time hindi ako kasama. I mean, for the past 8 years hindi talaga ako nakasama. Siguro kasi wala akong maliit na batang binabantayan. Kaya nagkaganon. Usually kasi nangyayari yan kapag may alaga kang maliit pa, tapos kailangan nandun ka para magbantay sa bata. So kung saan pupunta yung amo mo, dinadala ka. So pag ganon, pag Chinese New Year, tapos dinadala ka ng amo mo, posible talaga na makakalikom ka ng lycee or ng red packet ng marami. In fact, mayroon akong kasama, classmate ko sa ACLC, umabot ng 1,000 plus ang nalikom niya na Hong Kong dollar ha, 1,000 Hong Kong dollar ang nalikom niya na lycee. So tingnan mo naman yung 4 days ng Chinese New Year yon. Nakalikom siya ng 1,000 something. So, grabing blessing nun. Kasi di ba malaking bagay na yun, malaking pera na yun. Sa Philippines kasi yung 1,000 something, nasa almost mga 7,000 na yan in peso. Ako naman, 400 lang talaga ang nalikom ko. Kasi hindi naman ganun kalaki yung family ng mga boss ko. So, yun. At iilan lang din ang nagpunta. Mga siguro 4 lang na from my boss side, na lalaki, na ang nagpunta dito, tapos nagbigay sila ng 50-50, tapos 100. Yun. Tapos from my boss naman, tig 100 sila. So, yun. Pero syempre, blessing na rin. Kasi alam mo yun, malaking tulong na rin yung 400. May pang-allowance na ako nyan. Kasi diba, lumalabas ako every Sunday para mag-aral. O diba, may pambili ng kung anong kailangan sa school. Or pambili ng pagkain, pang transpo, ganyan. So, malaking tulong na rin po talaga yan sa akin. So, anyways, mga kabayan, yan po yung update. Yan po yung nangyari sa Chinese New Year. Dito sa buhay ko bilang isang OFW dito sa Hong Kong. So, mga kabayan, dito sa channel ko, dito ko sinashare yung buhay ko bilang isang OFW. So, kung may mga katanungan po kayo, mga kabayan, just feel free to leave a comment and try ko na masagot lahat. Kasi pag may time ako, nagbabasa po ako ng mga comments. So, yan mga kabayan, thank you so much for watching and please support my channel. Bye!